pinagmalaki po nila ako yung Hakot Award daw po, ganun. Hi, Hi mga Nakshi! Welcome back to my channel. Kasama natin ngayon si Nakshi Kyle. Hello po, kamusta po kayong lahat? After 1 week ay kasama kami ulit ni Nakshi Kyle. Naging busy siya. Kamusta yung pag-exam mo ngayon? Nasagot ko naman po maayos yung mga tanong. Familiar naman po ako. After the nakapagpahinga ka na. Katapos po nun, meron pong mga tasks din na kailangan pa pong accomplish. Mm-hmm. Kaya sabi ko sa kanya, i-focus mo muna yung school mo. Opo, may mga time naman po na nakapagpahinga po ako. And tapusin mo muna yung mga activities mo sa school bago yung pag-vlog. Sobrang init po ngayon. Hi, Nak! Hello po! Oo. Ang ikabud is same siya ng ano, opo, Mr. Frosty. Ang sister, hindi brother. Ano kasi name mo, Nak? Edison po. Ayan, si Edison. So much, Edison. Thank you po. Kakain tayo ng banana split. Nag-sing in na ba sa'yo na nanalo ka? Opo. And sobrang proud ko po sa sarili ko dahil tinake ko po yung opportunity na yun. And naglo-looking forward din po ako sumali pa po sa mga budget po. Go. Andito lang ako, Nak. Ite-train pa kita para at least mas maging sanay ka sa stage. Kailangan natin yan. Ikaw, ano ba yung mga naisip mong i-vlog? Yung naisip ko pong i-vlog, like random po sa nagaganap sa buhay ko. Mga family gathering, ganun po. Friend bonding, hangout po, ganun. Ayaw. And mga pwede ko din po gamitin yung platforma ng YouTube para i-showcase po yung mga talents and sports na ginagawa po. Mm-mm. Lalong-lalo na magaling siyang kumanta, pwede ka mag-cover ng mga kanta. Naman po natin maalis sa atin yung kaba, yung pupunta ka na po sa harap ng stage yun po. And nung pagkalabas ko po, kinakabahan po ako nun, pero dahil na din po sa mga supporters ko, mga family, friends, and sila po yung nagturo po sa akin. Sa todo suporte nila, yung naubos na din po yung boses nila, kakasigaw. Doon po, naging confident po ako, sila po yung pinagkuhanan ko ng lakas ng loob po. Mm-hmm. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mm-hmm. Pasalamat din po ako sa Diyos dahil bigyan niya po ako ng chance, opportunity, ito pong pageant na ito para po i-showcase po kung ano po ako. Po, dahil patapos na din po yung finals namin, madami na pong mga performance tasks na kailangan i-submit, i-accomplish po. Mm-mm. So, currently, ginagawa ko pa lang po yung mga yun. Papatapos na din po yun. Patingin ng ipin mo, ganun kaya. Yan, meron siyang sungki dito sa naka-up siya, no? Sige, smell ka. Kapag nagawa po yung ngipin niya, perfect yan na. As in yung ngiti mo. Ngayon hindi ka nakaka-perfect smell. Pero maganda naman yung ngiti mo. Kaso nga lang, medyo pigil. Di ba? Sabi ko nga sa kanya, may discarte tayo dyan. Dahil nga sungki siya, huwag mong paka-smile. Sabi ko gano'n. Yung sakto lang na smile. Di ba? Yun yung tinuturo ko sa'yo. Huwag full smile. Kasi makikita yung may siwang siya, may space. Makikita. Okay. At dahil nanalo ka ng anong pageant, tsaka binigay mo yung best mo, sobrang tuwa ako, syempre. Sobrang proud ako sa'yo. Ipapa-brace kita today. Ipapa-brace kita today. Thank you po. Hindi niya alam. Akala niya magkakain lang kami ng ice cream. Pero yun talagang gagawin natin. Thank you po. Nagla po ako doon. Para gumanda yung ngiti mo. Maba. Hello po. Wala mo yung name mo na. Sabihin ko lang din. Sabihin po. According sa x-ray, meron po tayong isang impacted tooth dito po. So, meron po kayong ngipin dito sa may loob na hindi siya properly nag-develop. So, yung position po niya is, nandun siya sa loob, hindi siya lalabas. So, possibly po, mag-surgery tayo para ma-remove po yun. Tapos, yun din po yung naging cause. Kaya, itong ngipin na to, mali rin po yung position niya.
Kasi dahil nga po may impacted dito, yun po yung lateral incisor ninyo eh. Maglalagay lang po tayo ng brackets hanggang dito lang pumula. Sa premolars lang pumula ngayon. Okay? Yung buccal tubes po, baka sa third or fourth month na, mag-expand lang po muna tayo ng arch no dito. Para maa-align dito ng maayos. Cleaning muna ako. Sige po. Huwag mo magbabubble gum, tsaka iwas na sir sa mga madaling makastain na pagkain, like coffee, tea, ganun po. Kung hindi pa talaga maiwasan, gamit na lang ng straw kasi mas madali po magsustain yung ngipin once na may brackets na po. Yung ginawa natin sa, kaya may spring sir para magkaroon ng space bago natin lagyan ng bracket yung mali yung posisyon ng ngipin. Kasi kulang yung space niya para ibaba siya agad eh. So paghiwalayin po muna yung dalawang ngipin sa harap. Para enough na yung space, ma-position na natin yung maling position ng ngipin. Bigla din po ako na meron din po mga ngipin dito. Tapos yung hindi po tumutubo dito, yun po pala yung factor kung bakit nag-iba po yung itong oh, nag-iba yung way nung ano, oh, nung ibang ngipin mo. Oh, tapos oh, yung dito daw, sa baba is marami siya. Opo. Oh, so kailangan nilang magbunot ng ngipin. Pero dun sa ano siya, major yata siya, talagang surgery daw po. Surgery para matanggal talaga yun. Masarap po sa pakiramdam kasi po isa din po to sa pangarap ko, yung maayos po yung ipin ko. And thank you po talaga, Ma'am. Yes, welcome. Maraming salamat po. Hindi po dahil sa inyo, hindi po maayos po ito. Happy po ako na ako yung naging way para mapaayos yung ipin mo. Mga Nakshi, maraming salamat po sa inyong panunod sa ating vlog. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at comment down below po and share na yung video natin. Subscribe sa ating channel and please support natin yung vlog ni Nakshi natin, Kel Pineda and si Nakshi Sam Neri TV and Coco Partosa and Grace Abrogar. Yan po yung mga Nakshi na tinutulungan natin. Maraming salamat po. Bye mga Nakshi! Bye.